Oo, hating na natin kung ano itong report na ito ni Edling Gaw. Si Edling Gaw, minsan, ano to eh. Minsan, may pagka-abnoy din to eh. Pahinggan natin ng maigi to, ha? Naging sensitibong usapin ang paggamit daw ng confidential funds ng DepEd sa ilalim po ni VP Sara Duterte noong taong 2023. Ayon kasi sa COA, 112 million pesos ng confidential funds ng DepEd ang ginamit para sa mga tinatawag na Youth Leadership Summits noong taong 2020. Yan. So 112 million. 112.8 million ang ginamit daw sa mga Youth Leadership Summits. And karamihan daw ng gastos na napunta sa pagkain. Kung ano, nagagalit na sila sa 112 million na ginastos sa isang buong taon. Oh, para sa mga Youth Leadership Summit. Samantalang, SONA, 20 million, isang araw lang, isang oras nga lang eh. Oh, nakakawala daw ng stress. Oy, salamat ha. Cassiano Torregosa Jr. ha, dyan sa Canada ha. Mabuhay ka. Salamat naman, nag-i-enjoy ka. Hindi ba? Oo, yung ano nga eh, yung SONA nga eh. 20 million. Isang oras lang yung speech ng presidente. Tapos ang pinagluluto lang nila, mga kwek-kwek. Dynamite, ganyan, turon. Pansit, mga ganun lang yung pagkain eh. 20 million isang araw. Tapos ito, 112.8 million para sa mga kabataan, kine-question nila ba? Eh, anong gusto nyo gawin sa mga kabataan? Oh, sabi nga ni Jim Lord, 1.4 billion per day sa baha. Putang ina, binabaha pa rin. Kanina nga, sabi nung may post nga ako dun sa MMDA, sabi nila nag-uusap-usap na daw sila. Patungkol sa baha sa Metro Manila, putang ina. Hanggang ngayon nag-uusap-usap pa rin kayo, 1.4 billion per day. Nagkukwentuhan lang kayo, animal yan. Diba? Yun nga, yung ginastos nga daw sa Cavite. Yung ginastos di umano sa Cavite, 1.2 billion. Isang araw yung ginastos din sa Davao, billion din isang araw. Tangin na 112, nagre-reklamo kayo, napunta naman sa mga estudyante. Hindi ba nakakatawa yun? Bilis kilos, nag-uusap na kami para sa flood control. Para sa pagbabaha sa Metro Manila. Putangin na. Ilang taon na? Dating 1.3, naging 1.4 billion. Tapos hanggang ngayon, nag-uusap pa rin kayo? Ang mahal nyo naman magkwentuhan, 1.4 billion per day. $1 billion. Oh, daw, wala pa yung parte ni... Ay, grabe naman to si Jim Lord. Masama yan, oh. Sige, diretso. 23. Agad po itong pinagpiyasa ng mga kalaban ni VP Sara. Bakit daw ganun kalaking halaga ang ginamit... Please, Kilos, LDS, salamat kayo, ha. Mabuhay ka dyan sa Amerika, ha? Para sa mga Youth Leadership Summits. Saan tagasan ka ba sa Amerika? Bilis Kilos LDS. Oo, saan ka ba? Sa US? Sabi mo, parang magkita naman tayo dyan. Ikaw naman, oh. Nilibre ka namin ni Ninong Randil sa McDo. Sa halagang yan, 37 million ang nilabas mula Pebrero hanggang Hunyo at 75 billion ang nilabas mula Hulyo hanggang September 2023. Imagine, 37.5 February to June. February, March, April, May. 5 buwan! 37.5 isang 5 buwan. O, divide-divide mo yun. Sa 5, divide-divide 37. Ilan yun? O, parang lumalabas. Ano, 5 million. O, 7 million per month. O, siyempre, eh, buong Pilipinas ba naman ang saklaw ng Department of Education? Buong Pilipinas eh. O, so, I mean, in one full year, oo, gumastos sila ng 112.8 million. Kasi alam mo, kung may corruption dito, ah, ito ah, kung may corruption, putang ina, billion yan. Diba? Halimbawa na lang. Ako si Inday Sara, tapos mangkakat kong ako. Bakit ako mag-allocate ng 112 million lang sa loob ng isang taon? Ang liit nun. Sabihin na natin sa 112 million, kung mangungurakot ako, ilalagay ko lang yung 12 million.
O ilalagay ko yung mga, kasi medyo mahaba ito, ilagay ko yung mga 70 million. Magkano lang kurakot ko nun? O, parang 30 million lang, payat. Bakit ko pa anuhin? Bakit ko pa i-hassle yung sarili ko na kumurakong ng 30 million, di ba? O kung kaya ko namang, kung kurakot talaga ako, I'll put billions dito sa mga proyekto na to. Tapos, yung mga may ingay ang bibig, bigyan ko ng tigda 2 million para walang magreklamo, tama? Hindi ba? Parang napakaliit na itong pera na to. Kasi may kilala akong isang magnanakaw. Hindi, meron akong kakilalang kaibigan na meron siyang kaibigan na scammer. Yung kaibigan niyang scammer, pag nang i-scam daw yun ng tao, ang ninanakaw niya, 300 million. Ganon kalaki daw yung mga ini-scam niya. Pagka mga 10 million, 20 million, ganun daw, hindi daw niya yung inaano. Hindi daw niya pinapatulan yung mga ganun lang kaliit na mga makukurakot niya. Bakit? Kasi kaya kailangan daw malaki. Kasi sigurado, irereklamo ka eh. Ngayon, kapag ka inireklamo ka nung in-scam mo, dapat meron kang enough na pera para mapahaba yung kaso. Para pangbayad sa mga abogado na magagaling, pangbayad sa mga judge. O kung may mga judge ka na mababayaran para hindi ka makulong, di ba? Pambayad mo sa mga otoridad na huhulihin ka. Tama? Mali? Kasi kung 20 million lang yung ninakaw mo, nagreklamo sa'yo, ay naubos na yung 20 million, hindi pa tapos yung kaso. Dapat malakihan pag nagnakaw ka para pagkakinasuhan ka, noon ninakawan mo, gagamitin mo yung ninakaw mo, parang sa ninakaw mong 400 million, 100 million yung i-allocate mo doon sa ano, doon sa pagpapahaba ng kaso, pagbabayad sa mga abogado at kung ano-ano pa. So at least ganun, hindi pwedeng maliitan. So ano to? Si Inday Sara i-risk niya yung ano niya, yung karera niya dahil lang sa kakapiranggot na mananakaw dito. O, tingnan niyo yung mga ninanakaw ng mga congressman di umano. Nanakaw ka lang, bariya-bariya pa. Tapos mauhuli ka sa bariya pa. Diba? Kaya nga hindi kami naniniwala doon sa 50,000 per month. Tapos bribery. Mas malaki pa yung binayad ng ano, yung binayad doon sa mga vloggers ni ano, sa mga vloggers na bumabatikos kay Inday, 400 to 700,000 per month. Mas malaki pa yung binayad noon kesa doon sa binayad ni Inday na pang bribe doon kay Gloria. Ganun yun. Hindi nyo ba narinig yung expose ni Inday? Sa DepEd alone, doon sa budget ng ano, na ang ano yun, yung sa classroom. Yung sa budget ng classroom, pucha, doon lang sa project na yun, ang idinagdag nila. Lumalabas ang kinat-kinita, 19 billion. Ganun magnakaw. Tangina, magnanakaw ka, 30 million. Mukha ka naman tanga, pagtatawanan ka ng mga ibang magnanakaw niyan. Sabihin, puta, nahuli ka lang sa... Para ka nagnakaw ng ketchup sa 7-Eleven, tapos nakulong ka. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang panatero, boses ng ordinaryo Pilipino. Panatero, say walang makakas.